mga bayani ng Pilipinas na hindi Pilipino. Si Jose Ignacio Paua ay isang purong Chino na sumali sa Katipunan. Ipinanganak bilang Liu Hengfu noong Abril 29, 1872 sa Fujian, China. 1890 nang sinumahan niya ang kanyang tiyuhin sa Pilipinas upang makipagsapalaran. Una siyang nagsilbi bilang katulong ng isang panday. Naging kaibigan niya ang Katipunero na si Pantaleon Garcia na nagpakilala sa kanya kay Emilio Aguinaldo. Siya ang inatasan ni General Emilio Aguinaldo na mamahala ng paggawaan ng armas sa Imus, Cavite. Bilang Katipunero, siya ay nakapaglaban sa mga laliwigan ng Cavite, Bulacan, Pampanga, Pangasinan at Tarlac. Si Paua ang natatanging Chino na lumagda sa konstitusyon sa Biak na Bato noong 1897. Naatasan din siya mangalap ng pondo sa Bicol noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano at naging ganap na general noong September 26, 1898. Nabilanggo siya sa Fort Santiago at matapos makalaya, nanirahan siya sa Manito, Albay, kung saan siya nahalal bilang alkalde ng bayan. Namatay si Paua noong Mayo 24, 1926 dahil sa cancer. Si Captain Agnes Bernatitos, tinagurian siya bilang Angel of Bataan, ang unang taong nakatanggap ng Legion of Merit Medal noong 1942 dahil sa kanyang kabayanihan sa paggamot sa mga sundalong Pilipino at mga Amerikano. Kahit na binobomba ang Bataan noong World War II ng mga Hapon, si Bernatitos ay sumali sa US Navy bilang isang nurse noong 1936. Makalipas ang 4 na taon, siya ay naatasan sa Pilipinas. Inalagaan niya ang mga sugatang sundalong Pilipino at mga Amerikano kahit na binobomba ng mga Hapon ang mga field hospital sa lugar. Bago ang pagbagsak ng Bataan, siya at ang iba pang mga nurse ay inilipat sa mga underground tunnel sa Corregidor. Siya ang huling naval nurse na iniligtas mula sa isla ng submarine na USS Spearfish na pagkatapos ay naglayag patungo Australia. Nang makabalik sa Amerika, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Navy hanggang 1959. Pumanaw siya noong 2003 sa edad na 91. Si Claire Phillips ay isang Amerikana, mahusay na mananayaw at mga awit. Binansagan siyang Manila, Matahari. Dumating siya sa Maynila noong 1941 upang sumali sa isang sing-in dance group. Nahuli at pinatay naman ng mga Japanese ang kanyang asawa para makaiwas sa paghuli. Binago ni Phillips ang kanyang pagkakakilanlan. Kalauna ay binuksan niya ang Club Chubaki na kalamitang mga matataas na opisyal ng mga Hapon, ang parokyano. Sa tulong ng kanyang mga tauhang Pilipino, nagawa ni Phillips na mag-espiya at mangalap ng impormasyon mula sa kanyang mga customers na malaking tulong naman sa Allied at Guerrilla Forces. Ginamit din niya ang kita ng club upang bumili ng mga gamot at pagkain para sa mga bilanggo ng digmaan sa kabanatuan, pati na rin upang pondohan ang isang tabloid na nag-uulat sa mga nangyayari sa digmaan. Sa kasamaang palad, nahuli si Claire Phillips ng mga kempetay, ang military police ng mga Japanese. Siya ay pinahirapan at ang kanyang balat ay pinaso gamit ang sigarilyo at siya ay pinarasahan gamit ang water cure. Nang makalaya noong 1945, si Phillips ay nabawasan ng 25 kilo. Namatay siya dahil sa meningitis na may kaugnayan sa alkoholismo. Isinilang si MacArthur noong January 26, 1880 sa Little Rock, Arkansas mula sa mag-asawang Arthur MacArthur Jr. at Mary Pink ni Hardy MacArthur. Sa pagputok ng ikalawang digmaan pandaigdig, itinalaga si MacArthur bilang commander ng US Army sa dulong silangan o Far East. Nasira ang Air Force ni MacArthur sa biglang pag-atake ng Japan sa Pilipinas. Dahil dito, napilitan siyang umatras patungong Bataan. March 1942, sa utos ni Pangulong Franklin Roosevelt, lumikis si MacArthur mula sa Corregidor patungo sa Australia. Dito binanggit ni MacArthur ang sikat na katagang "I shall return." 1942, tuluyang bumagsak sa kamay ng mga Hapon ang Pilipinas. October 20, 1944, nang tuparin ni MacArthur ang kanyang pangako nang lumapag ang mga ito sa Polo, Leyte. Ang pagbabalik niyang ito ang naglungsad ng pinakamalaking labanan sa karagatan sa kasaysayan na tinawag na Battle of Leyte Gulf. Ang pagkapanalo sa labanan ito ang isa sa mga dahilan ng paghina ng Imperyong Hapon. Idagdag pa dyan ang mga guerrilla forces na walang humpay sa pag-ambush at paglusob sa mga kuta ng mga Hapon sa mga syudad, panayunan at mga kabundukan sa Pilipinas. Pinangunahan ni MacArthur ang kampanya para sa pagpapalaya sa Pilipinas at sa pagtatapos ng World War II, naging bahagi si MacArthur ng demobilisasyon ng pwersang militar ng Japan at pagpapanumbalik ng ekonomiya ng Pilipinas. Pumanaw si MacArthur noong April 5, 1964 sa edad na 84.
Si Corporal David Fagen ay isa sa mga 6,000-7,000 Buffalo Soldiers o Black American Soldiers na lumaban noon sa Philippine-American War mula 1899 hanggang 1902 sa mga panahong sinasakop na ng Amerika ang Pilipinas, na magkaroon nito ng alitan sa kanyang superior. Dagdag pa ang Noy racism sa kanyang lahi bilang Negro, inabandonan nito ang kanyang sariling pulutong at siya ay sumapi sa mga Filipinong Revolusyonaryo. Agad na itinalaga siya ni General Jose Alejandrino bilang kapitan at 8 beses na nagtagumpay sa kanila ring 8 paglusob sa kuta ng mga Amerikano. Hindi malilimutan ang paglusob nito sa lugar ng mga armas ng mga Amerikano sa ilog ng Rio de Grande sa Pampanga. Nasawata at nakulimbat nito ang kanila mga armas. Imbis na sumuko sa kanyang dating hukbo, nagtago ito sa bundok ng Nueva Ecija kasama ang kanyang kasintahang Pilipina. Mula noon, hindi na nakita pa si Fagen, ngunit ang alaala ng kanyang kabayanihan ay bahagi na ng ating kasaysayan. Bagamat sumuko na ang mga Amerikano at ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas sa Imperyong Hapon, maraming Pilipino ang nagtatag ng grupong gerilya at nakipaglaban. Itinuturing ng mga tunay na bayani ang mga gerilyang ito, subalit hindi lahat ng gerilya ay Filipino. Isang grupo ng gerilya ang binubuo ng mga Chinese. Ang Committee ng Federation of Philippine Chinese Labor Association ay bumuo ng pangkat ng gerilya. Ilang kabataan Chinese ang napili mag-training sa Pampanga. May 19, 1942 ay nabuo ang Philippine Chinese Anti-Japanese Guerrilla Squadron o WACHI. Tinawag din itong Squadron 48. Sinalakay ng mga Hapon ang lugar ng pinagkukutaan ng WACHI. Napilitang umatras sa mga Chinese, nilisan nila ang kampo sa gitnang Luzon at sa loob ng 26 na araw, binagtas nila ang Sierra Madre. 500 kilometro ang nilakad nila hanggang makarating sila sa Paete, Laguna. Dito ay nakipagkasunduan sila sa ibang gerilya tulad ng Hukbalahap, Hunters ROTC, Marquez Guerrillas, Anderson Guerrillas at President Quezon's Own Guerrillas. Naitaboy ng WACHI ang mga Hapon mula sa bayan ng Mahayhay, Nagarlan, Liliw, Rizal, Pila, Kalawan at San Pablo. January 26, 1945 ay sinalakay ng WACHI ang Santa Cruz. Umatras sa mga sundalong Hapon sa kampanaryo na simbahan. Kinugkob ng mga gerilya ang simbahan at nagawang sunugin. Halos ang lahat ng Hapon ay namatay doon. Si Coronel Manuel Bernal Setiar ay isang Spanish mestizo, orihinal na bahagi ng Royal Armed Forces ng Espanya. Sumali si Setiar sa hukbo ni Aguinaldo at sinabing, "Naglingkod na ako sa bansa ng aking ama, ngayon ay maglilingkod naman ako sa bansa ng aking ina." Si Setiar ay ipinanganak noong Agosto 20, 1863 mula sa isang Indio na ina at isang Espanyol na ama na isang duke at komodor ng hukbong-dagat ng Espanya. Si Coronel Setiar ay naging Assistant Chief of Staff at Aide-de-Camp ni General Emilio Aguinaldo, kasama ang iba pang 100 opisyal na Espanyol. Nagsimula siyang lumaban para sa layunin ng mga Filipino. Si Setiar ang naging unang direktor ng unang akademyang militar sa Pilipinas. Kinatawan din siya ng Laguna noong Malolos Congress. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbalimbing, ginawaran pa rin si Setiar ng gobyerno ng Espanya ng titulong Knight First Class. Pagkatapos niyang sumuko sa mga Amerikano, nagturo si Setiar sa Liceo de Manila at naging isa rin sa mga nagtatag ng Partido Federal. Pumanaw si Setiar noong 1927. Si Juan Cailes ay isang guro, politiko at pinunong revolusyonaryo noong himagsikan laban sa mga Espanyol at noong digmaang Pilipino-Amerikano. Isinilang noong 10 ng Nobyembre 1871 sa Nasugbu, Batangas, kina Hipolite Cailes, isang Pranses, at Maria Caupama, isang Indiana. Isang guro sa pampublikong paaralan sa probinsya ng Cavite, nag-organisya siya ng puwersa na ang mga miyembro ay ang mga ama ng kanyang mga estudyante. Noong nagsisimula ang revolusyon, naging bahagi siya ng maraming engkwentro laban sa mga Espanyol at mga Amerikano. Noong September 17, 1900, nanalo ang pangkat ni Cailes sa Mabitak, Laguna laban kay Colonel Chitam. Ginawa siyang gobernador militar ng Laguna at Tayabas. Ang pagkakadakip kay Aguinaldo sa Palanan, Isabela ay nagkumbinsi sa kanya na sumuko sa mga Amerikano noong 20 ng Hunyo 1901. Matapos nito, naging gobernador si Cailes ng Laguna, naging representante ng Mountain Province sa Manila Assembly. Nagawa din niyang pigilan ang mga nag-aalsang sakladista. Si Cailes din ang nakahuli sa kilabot ng Sierra Madre na si Teodoro Acidillo. Namatay si Cailes noong 21 ng Hunyo 1951 dahil sa sakit sa puso. Mga dugumang banyaga, buong puso ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Malaki man o maliit ang kanilang nagawa, mahalaga pa rin ang kanilang naging papel sa paglaya ng bansa. Ikaw, bilang isang Filipino, ano na ang nagawa mo sa ating bansang Pilipinas?